Everyone, welcome back to my channel. So yun, kahapon nga, nabalitaan natin na nag-commute si Salvador Panelo, spokesperson Salvador Panelo, pero hindi to kinagat ng mga netizens, so parang wala silang pake na nag-commute si, si spokesperson Salvador Panelo, so kaya hindi nag-trending kahapon. Kahapon, may kumakalat na litrato sa social media na si Richard Gomez is yung artista, 'di ba? Si Richard Gomez na may nakita silang sa isang exhibit na nandoon yung artwork ni Richard Gomez. So kahapon, yun ang pinag-usapan ng mga tao. Well, mas kinagat pa yun ng mga netizen. Sabihin natin mas talagang tinutukan ng mga tao kahapon yung nag-viral na picture. So, actually, ngayon ko lang nalaman, time check, it's 5 a.m. ng umaga. So, kakakita ko lang kasi yung mga Facebook friends ko is nagpo-post sila about kay Richard Gomez, and then may mga nakikita kong pennies. Tapos sabi ko, what about ano yung nangyayari? Bakit pinag-uusapan sa Richard Gomez? So, no choice ako, maaga patulog pa yung mga friends ko kaya hindi sila sumasagot sa comments ko. So, nag-research ako. Well, sa Facebook, pag-search ko, Richard Gomez, tapos post, lumabas dun yung mga picture, tapos tinignan ko kung kailan yun. Yesterday, so kahapon lang pala nangyari yung about dun sa painting na yun. So, ayun, syempre, marami na namang tao yung mga nag-iisip ng kung ano-ano. Syempre, kasi nakakita sila ng private part. At syempre, may mga, yung mga tao talaga dito sa atin, mga Pilipino, is hindi nila, hindi tayo parang hindi natin, kapag may nakikita tayo or something, masyado nating pinapalaki, ginagawa ng issue, big deal, gano'n. Yun yung mga Pilipino talaga, ganyan tayo. So, that's an artwork, 'di ba? So artwork lang naman 'yon. Well, that's artwork na penis, then parang kasi nakita nyo yung penis is I don't know if penis talaga 'yon, 'di ba? Kasi baka may ibang meaning, syempre. Tapos syempre, dun makita natin na picture is yung painting is penis, tapos may lumalabas. So parang alam nyo na, 'di ba? And then tapos yon, syempre iniisip ng mga tao parang bastos, ganun. Syempre hindi kasi lahat naman ng tao iba-iba yung pananaw. Iba-iba tayo ng iniisip, iba-iba tayo ng mga kinalakihan, iba-iba tayo ng aspeto ng pag-iisip. May mga open-minded, may mga masyadong makikitid yung utak, masyadong yung iba masyadong judgmental, 'di ba? So, marami talaga, hindi natin ma-explain talaga ng isang explainan lang yung about dun sa painting ni Richard Gomez. So, about my research, may isang netizen na nag-post and nag-viral siya. Yung pictures niya umabot na ng 1,000 likes and comments. So, ang nakalagay dun is parang kinabahan daw siya nung nabasa niya, ay nung makita niya yung picture na painting ni Richard Gomez. Kasi, sabi niya is, yun nga, kinabahan siya nung nakita niya and parang kinilabutan daw siya. Tapos, sabi niya na tapos may mga ano siya eh, mga nag-ano siya, nag-plus, 'di ba? Divide ganun, yung 7 plus ganun. Basta ayan, nakikita niya yung picture. Yan. So 'yun, sabi niya is kinonvert niya yung dinivide niya yung parang masyado siyang magaling sa math kung ano-ano yun. So hindi naman kasi ako magaling sa math talaga, tapos in-explain ko lang yung mga nakita ko na sinabi niya. Syempre ako parang napaisip din ako, tapos kinabahan ako dun sa about sa sinasabi niya na parang 666 daw, tapos yung 666 daw is parang about sa demon nga daw. Tapos syempre alam nyo kasi pagdating sa mga ganyang usapin, hindi talaga ako interested dahil ayoko ng mga ganong usapan pagdating sa mga scary, pero about sa mga ganyan 666 or demons. Pero actually, syempre kapag may faith ka kay God, hindi ka matatakot. Well,
I don't like talaga na pinag-uusapan yung mga ganung bagay kasi nga, well, scary nga. Pero syempre, kapag may pay ka kay God, hindi ka matatakot. Who cares, diba? I don't care about that. Pero, syempre, may pay ako kay God, kaya it's okay lang, diba? Iisipin ko lang si God na nasa heart ko siya. So, and then, protected kami ng baby ko and my family. So, I don't care. Well, yun nga, yung about nga dun sa sinasabi niya na ang dami niyang hanash na ganto-ganyan. Tapos sinasabi niya pa na yung pangalan ni Richard Gomez is Richard, then yung D, inano niya, nilakihan niya. So, ayan, makikita niyo dyan. Nilakihan niya yung D, tapos yung Gomez, tinanggal niya yung G-O-M-E. So, yun. So, nakalagay dun, Demon. So, I know, demo nakalagay. So, ano daw, parang hindi daw, ano. So, dun sa demo, wala ka pang maiisip. Well, yung Z daw, pag nire-root mo daw yon nang magiging N. So, it means demon. Demon, yun nga, sabi niya, demon. Well, for me, ang dami niyang naiisip. So, kung ano-ano na yung pumapasok sa isip niya about that. And then, pati yung asawa ni Richard Gomez na si Lucy is dinamay niya pa. So, nakalagay doon is mind blow. Tapos yung asawa niya daw is si Lucy. Kasi, kaya niya daw nasabi yun because, ano, about doon sa yung sinabi niya na masyado siyang numero. Ano ba yun? Parang, yung about sa, parang masyado siyang nag-mat-mat siya doon. And then, sinabi niya na about doon sa 666 is, and then yung name ni Richard Gomez is Demon. Tapos yung kay Lucy is Lucy. So, ang dami niyang naiisip. Sobrang taba ng utak niya. Well, about doon, syempre nakakatakot, di ba, kung iisipin niyo na kung ganun man. Well, pero, hindi ako, para sa akin ah, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. And I don't care what he's saying talaga about that, about Richard Gomez and the Lucy and doon sa jowa ni, asawa ni Richard Gomez na si Lucy na about sa mga demons or 666. Hindi ako naniniwala doon sa nagpost na about na yon. Depende sa inyo kung maniniwala kayo kasi for me, ayokong paniwalaan yon na tao lang din naman sila katulad natin. At nakikita naman natin na tao sila talaga, 'di ba? Since dati at saka mga sikat silang tao. Kaya nga nag-viral sila ng ganun. At saka kahit kaya nag-viral din talaga yung painting ni Richard kasi nga binebenta niya ito ng 190 something thousand. Yun, yung painting na yun. So, syempre, yung mga tao, parang namamahalan. Mahal daw. Sobrang, ano daw, mahal. Tapos, pennies lang naman daw. Ganun, ganun. Tapos, about nga dun sa nag-post na about sa scary nga na article, may nag-comment dun na sinabi nila, na binabalaan nila yung nag-post na netizen na nagpapakalat ng mga ganong balita dahil sabi nila na pwede daw makasuhan yung nag-post nun. Kaya, itigil niya. Pati daw yung mga nag-comments. So, totoo naman, kung gagawa ka ng isang bagay na kasisira ng isang tao, is talagang pwede kang makasuhan, di ba? Sa panahon natin ngayon, madali nang mahuli or makasuhan yung mga tao. Ang akin lang naman, sinasabi ko lang naman to based on sa mga nakita ko and sa mga, yun nga, sa mga nabasa ko. Well, tsaka yung about doon is sinasabi ko lang din naman dito kung ano yung sinabi ng netizen na yun na para sa akin hindi ako naniniwala na ganun sila Richard Gomez. So dati pa lang kilala na natin lalo na ako and yung syempre yung ibang family ko na kilala nila yun dahil dati pa lang artista na talaga si Richard Gomez, binata pa lang siya and then nakapag-asawa siya na si Lucy is artista rin. Well, nakikita naman natin sila sa TV, maayos silang pamilya, maayos yung buhay nila. Siguro may mga naiinggit lang, and syempre siguro may mga painting sila na hindi nila mabenta, kaya naiinggit sila. Tapos, in fact, yung mga ibang netizen is, imbis na matakot sila, is ginawa na lang nilang katatawanan yung about dun sa painting, and may mga nag-comment.
nakakalungkot lang isipin na may mga tao talaga na masyadong makitid yung pag-iisip, and then hindi nila iniisip yung mararamdaman ng isang tao. Well, kasi syempre sila artista naman sila. Siguro ha, for me, sanay na sila sa ganong sistema sa tagal nila sa industriya. Sanay na sila na makabasa or makarinig. Siguro nga hindi na sila nagbabasa. Syempre, di ba, kasi ang sakit magsalita ng mga tao sa kanila. Well, kung ako rin yung nasa posisyon nila, syempre nakaka-depress din talaga. So, syempre, as you can see, may kita nyo sa aking timeline sa aking thumbnail na masyadong hard yung thumbnail ko, pero that is attention lang para syempre kagatin din ng mga tao, you know what our doing because you know this is only content, and you know I'm just saying what I know and I think na mga na-research ko rin galing sa social medias. And sana huwag kayong magalit sa akin na I'm doing this because this is only content, and I'm just saying about the trending. So yon. And so ano pa ba? So yun, sana naiintindihan niyo yung English ko. Alam niyo kasi minsan bobo rin ako sa pag-English. Well, at saka ito pa pala, yung explain ko is about dun sa art ni Richard Gomez. So, many painters na makakaintindi about that. I'm not a expert and I'm not painter din. Pero I know about the painting and painter is talagang grabe. Grabe sila mag-isip. Grabe. So, hindi natin mapapantayan yung IQ nila pagdating sa pag-iisip. You know, kasi yung paggawa ng art is about the ating emotional. Siguro yung mga psychology lang talaga yung makakaintindi, and then yung mga expert sa art. So yon, ang masasabi ko lang is yan, may nabasa ako, isang na-search ko rin about painting kasi nag-search ako about penny. Sabi ko, what's the meaning of painting pennies? Is nag-research nga ako about dun sa meaning ng painting ni Richard Gomez, and ang sabi is ayan, may kita nyo dyan. Ang sabi is ang painter daw kasi is talagang kung saan nila hinuhugot yung emotional na yon, yung sobrang overwhelmed emotional daw na kung ano-ano yung mga nagagawa nilang art. So siguro sa mga taong may hina mag-isip, well, not saying na mga bobo sila, pero yung kung maiintindihan nyo talaga na hindi sila ganun kalalim mag-isip, eh talagang hindi nila maiintindihan yung mga bagay-bagay, tas gagawan lang nila ng katatawan or gagawa lang nila ng istorya. So for me, para sa mga taong judgmental, so mag-research muna kayo, bigyan nyo muna ng ano, kasi minsan nagiging, sa sobrang dami nila, minsan iniisip na natin na parang, ano na ba nangyayari talaga sa mundo natin, ang dami ng problema, pati utak ng mga tao, hindi na magawang maging maayos. So syempre, nagiging judgmental tayo, overacting, overthinking about something lang naman, tas ginagawa ng issue, pinapalaki. Well, huwag tayo maging ganun, huwag tayo maging judgmental. And then, mag-research tayo, what's the meaning of art. Hindi natin masasabi ano yung mga nararamdaman ng mga painter kasi iba talaga sila mag-isip. Kung pupunta kayo dito sa UP Diliman University, dito, ang dami nyo makikita mga painting dito ng mga babaeng nakahubad or nakakatakot, sobrang creepy, or basta may mga bajay na pa nga, basta may mga ganon. Well, iba talaga, hindi natin alam kung saan nila kinukuha yung point ng inspiration about that art. So, huwag tayong mag-judge. So, yun lang ang masasabi ko. If hindi nyo naiintindihan yung isang bagay, mag-research muna kayo. Huwag kayong puro husga, huwag kayong puro kung ano-anong sinasabi nyo na wala namang katotohanan. Well, yun lang. Good luck, guys. I hope maisip din natin na maraming magagandang bagay yung dapat isipin, pagyamanin yung sarili, kung paano uudlad. Hindi yung puro panjudge lang sa ibang tao yung iisipin natin. Tapos, hindi yung puro paninira or puro discrimination lang yung malalaman natin sa buhay. So, yun guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko today. Please don't forget to subscribe below and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. Bye! See you on my next video!